matakot. O, basta yun. Linisin natin ito. Huwag tayo padala, alam ko. Isipin nyo, magkano ang halagang sinasabi? 6.7 billion. Ano ba naman, bigyan ka lang 100 billion para tumahimik ka. Bigyan ka 50 billion para manahimik ka. Pero huwag tayo masilaw sa pera dito. Huwag tayo masilaw. Lalamunin tayo ng buhay dito. Maawa tayo sa mga anak natin. Wala kami kinakatakutan dito. Napaka-importante ito. Wala kang kinakatakutan, banggain mo ang kailangan banggain mo. DILG Abalos na nawagan sa taong bayan na lumabas at tulungan sila labanan ang iligal na droga sa ating bansa dahil lalamunan tayo ng buhay dito at nanawagan siya sa mga pulis na huwag matakot at huwag masilaw sa pera dahil hindi raw dito natatapos ang gagawin nila imbestigasyon. Naniniwala din siya na hindi lang sa mga general malawak daw ito. Narito ang video, panoorin natin, at kung bago ka lang sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Thank you, Ms. Camille. Up next is Mr. Allen Gatos of GMA DZBB. His question is, sirs, ano po ang extent ng involvement ng matataas na opisyal ng PNP? Dito po, Secretary. Yun po yung tinatanong po sana. Pero based dun sa video na lumabas kanina, mukhang yun na yung senaryo nung cover-up na nangyari. At pwede nyo kong babanggit kung kailan nyo na-discovery at napasa kamay itong video na to. Dahil binabanggit nyo dun sa tatlong previous meeting ninyo with PNP, walang malinaw na impormasyon na binabanggit sa inyo. Pero itong pinakita nyo na to, mas kahit walang explanation na masyado, malinaw yung pagkaka portray ng mga pangyayari right from the very early morning up to hindi ko na nakita gabing-gabi na, pero kitang-kita ko yung pangyayari lahat, Secretary. Well, ganito yan, no? Basta ikaw ay titingin sa isang kaso, titignan mo ng pangkalahatan. May mga tapes, may mga summary, etc. Pero dapat to, huwag ka lang maniniwala sa isang bagay. Parati mong isipin how it will stand in court. Paano ito tatayo sa isang hukom. So, titignan mo ito. Number one, ano ba yung mga na-interview mo? Kamusta ba yung mga testigo? Ito ba yung tumutugma ba doon sa tape? Number two, yung ebidensyang hawak mo. Tumutugma ba talagang may nawala? Kapara nakita mo dito. Number three, tignan mo yung mga tape na naglalabasan. Tama ba ito? So when you take it as a whole. So ganun namin tinitignan ito. Halos lahat, doon pumapasok eh. No? So yun nga, ito yung medyo mag-i-hearing kami rito. Ito ang National Police Commission. Sa ating mga kababayan, ang papel po ng National Police Commission is of course, magdisiplina. Kung may nakikita mali. Kaya nga nung nakikita namin ito, na-obserbahan namin, medyo matagal na lalaba. Hindi po pwede yan. Tapos hanggang sa naipon na ganito, at gumawa nga tayo ng tinatawag na task force. Okay. Secretary, binabanggit nyo na may malaking cover-up na nangyari dito sa malaking kaso na to, 6.7 billion pesos na halaga, 990 kilos. Maliban ba dito sa nabanggit ng mga opisyal, lalawak ba yung investigasyon na to? Kasi lumilitaw na may sabuatan para mapagtakpan yung mga matataas na opisyal ng PNP. Alam mo, hindi tayo natapos dito. Hindi ako naniniwala ito lang mga tao ito. Malawak ito. Makapaglaban ito. And there are people na are entrenched in this very high position. Kung ikaw ay isang pulis, ito, naging boss mo, kawawa ka. At sa mga nakikinig ngayon ng members ng PNP, iilan lang tao ito, mga kababayan. Iilan lang yan. Wala pang 1% yan, baka 0.0. Pero ito yung dumudungi sa pangalan ng pulis. At yan ang nilinisin natin. Kaya sa mga kapulisahan, tulungan nyo rin ako rito. Huwag kayong matakot. Basta yun. Linisin natin ito.
Huwag tayo padala, alam ko. Isipin nyo, magkano ang halagang sinasabi? 6.7 billion. Ano ba naman, bigyan ka lang 100 million para tumahimik ka. Bigyan ka 50 million para manahimik ka. Pero huwag tayo masilaw sa pera dito. Huwag tayo masilaw. Lalamunin tayo ng buhay dito. Maawa tayo sa mga anak natin. Last na lang po, Secretary, sa akin. So, binabanggit nyo ho na hindi kayo naniniwala na ito lang yung mga involved at meron pa na mga involved. Hindi ho ba kaya magkaroon ng malaking problema sa literato ng PNP dahil mismong mga matataas na opisyal ng PNP ang posibleng involved dito sa 990 kilos na to? Basta ganito lang kasimple ito. Wala kami kinakatakutan dito. Napaka-importante ito. Wala kang kinakatakutan, banggain mo ang kailangan banggain mo. Basta malakas ang ebidensya, maiturong tango ito, imbisigahan namin. Magtiwala kayo sa National Police Commission. Kagampanan namin ang trabaho namin dito. Thank you, Sir Alan. Next is Ms. Sheena Torno of SMNI. Sir, susugan ko lang po yung tanong ni Kuya Alan. So, bukod po sa na-mention ni Sir na 11 na mga matataas na opisyon, possible, tinitingin niyo din, Sir, na may kasabot din to ng mga lower ranks po. And maliban po sa involvement sa illegal na droga, ano pa po yung tututukan nyo ngayon, Sir? Mahabang proseso ito, sa totoo lang. Tinitingnan po na extent dito. Pero kung masasama-sama tayo, walang imposible. Kaya nananawagan ako sa ating mga kapulisan dyan na alam ko iba naman dyan, tahimik lang. Ayaw na lang makialam. Maaaring alam nila ito. No? O yung iba dyan talaga nagigigil pa. Tulungan nyo kami rito. No? Ako, ang lolo ko, isang member of the WPD, ang tatay ng nanay ko. Ako'y naniniwala at bilib ako sa mga pulis. Iila lang itong taong to. Pero this is a crusade. This is a crusade. Ang pinakamahirap kung ang kalaban mo pusher, klaro, black and white. Pero kung ang kalaban mo, yung dapat manghuli mismo ng addict, siya pa nagdaganito, mahirap yun. At hindi po pwede mangyari yun. Kaya andito tayo ngayon para linisin ang sistema nito. No more questions, Ms. Gina? Okay. Sa inyo lahat, ako yung nagpapasalamat at siguro sir, sa mga... Sir, one more. Mayroon pa ba? Yes, sorry. One last. Ms. Lea Ilagan of UNTV. Good evening, Secretary. Sir, nabanggit po doon sa mga pangalan si Lieutenant General Santos. Alam mo naman natin na member siya ng command group. At that time, nung nangyari ng operation, ay deputy chief for operation siya ng PNP. Sir, bukod sa kanya, do you think na magdedesisyon siya ng para lang sa sarili niya o may mas mataas pa sa kanya na nagkumando na para pagtakpan itong ibang mga kasabwat o ibang itong tungkol dito sa 900 kilos ng Shabu, sir? Okay. Ganto muna gagawin natin proseso para malinaw po sa lahat na nakikinig dito. Uunahin na muna natin lahat na nasa video. Yung mga pinanggit na pangalan, huwag muna imbisigahan natin yun. Importante yung actual na nandyan sila. No? Para malinaw lang. Kasi from there, para matukoy talaga natin. No? Kaya yung mga nakita natin sa tape kanina, unahin natin yun, kung may kasalanan sila o wala, para lamang magkaroon ng integridad ang ating investigation, mas minamabuti natin mag-leave muna sila. Kung hindi man, isususpindi natin sila pending investigation para hindi maapektuhan ang ebidensya at ang mismo investigation. That is the purpose here. Yung iba mga sinasabi tungkol dito, the task force will take care of that. No? Okay? So, pabayaan nyo, huwag kayong mag-alala sa mga susunod na araw, we will update you sa mga mangyayari po. Sir, follow-up lang po. Sir, nabanggit mo na sumulat ka na rin sa pamanuan ng PNP tungkol po dito. Bakit si Mayo lang ang nakasuhan? Siya lang yung natanggal sa serbisyo. Eh, napakaraming mga pulis pala na involved, sir, base doon sa CCTV. At saka itong mga nabanggit ngayon na pangalan. May sagot na po ba sa inyo ang pamanuan ng PNP? Yes, sumagot eh. Inahanap ko lang yung sulat. Ito ba yung sulat, Lord? Ang sulat sa akin, parang I will just read it to you, no? So, nagtanong ako bakit si Lord, si ano lang,
Si Mayo lang. Bakit si Mayo lang? Pasensya na kayo. Medyo pagod na ako. Kayo na pa ako alas 4 na umaga eh. Okay. So, ito yung sinagot sa akin. That this pertains to the rest of Mayo. Please be informed that the above subject was criminally charged for violation of section 5, 6, and 11, etc., etc. He is currently confined at Metro Manila District Jail. Please be informed that the Special Investigation Task Force is now finalizing its findings on the alleged misappropriation of dangerous drugs of some PDEC personnel who participated in the operations on October 8 and 9. Ito yung sinasabi natin pilferage ng 42 kilos. The confiscated drugs are recovered at the Wealth and Personal Development Lending are now under the custody of the PNP Forensic Group. The PNP is awaiting the approval for the court for the destruction. The PNP remains steadfast in initiating reforms to cleanse the organization from its speech and will continuously implement disciplinary actions against Eric. Rest assured of our support in your advocacy of eradicating the proliferation. So, yun lang ang sinagot. Kaya nga nilaliman pa natin ang pag-iimbestiga rito. Sir, nag-explain na po ba si Lieutenant General Santos, sir? Wala pa yata, no, sa hearing? Wala pa. Di bali, may hearing pa naman tungkol dito, but of course, sana maunawaan nila yung mga lumabas sa table. In the interest of justice, it is better for them to take a leave pending investigation. Otherwise, they will be suspended. Sir, ito rin po ba yung dahilan kaya na-relieve siya as Deputy Chief for Operations? Siguro, tsaka ako nalang sasagutin yung issue na yun. Okay? Thank you, sir. Thank you. Sir, there are no more questions. Oh, okay. One more pa, sir. Pwede pa rin. Problem, sir. Matapos po pangalanan ng mga pulis na ito, maapektuhan po ba yung deadline ng valuation ng 5-man advisory group? Well, yung 5-man, no, may natapos na sila, but what is important in the light of this development, I will provide them some of the names here, and I will always inform them kung ano mga nangyayari. Napaka-importante nung naman yung transparent. Hindi naman siguro. I don't think so. Kasi ganito yan eh. Coming from that, remember, it is purely an advisory group. Walang sweldo yan. Walang kapangyarihan kundi mag-advise. Yung listahan na yun, dito rin pupunta sa amin sa mga ito. Uupuan din namin. Okay? Pasensya na kayo, medyo kaya na pa ako alas 4 ng umaga. Ha? Okay? Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po.